Hello everyone, ngayong araw papakita ko sa inyo yung dalawang program na pinagawa sa amin ngayong training. Una dito ay yung stocks. Itong stocks na program na ito, minimimit niya yung isang stock ng notebook. Dito sa program na ito, pwede ka mag-add ng notebook, pwede ka mag-check ng notebook. Pag na-select mo yung notebook, once check, matatanggal na siya sa stock. Tapos, pwede ka rin mag-pick sa pinaka kung anong pangalan ng may-ari ng notebook na nasa pinaka-top ng stock. Tapos, pwede ka rin mag-check all. Ang ginagawa ng check all, sinecheck niya lahat ng notebooks na nasa stock. But once na na-check na sa lahat, ma-re-remove na lahat ng notebook sa stock. Tapos, pero bago yun, kinukuha niya muna yung pangalan nung mga owners ng notebooks na yun na nakabase dun sa order ng stocks. Depende sa nagsisimula sa pinakamababa o dun sa pinakaunang in-input pataas ng pataas sa stocks. Tapos kung def naman na ditong etong function na check all naman, ang ginagawa niya nire-reset niya yung storage ng stock natin. Balik muna tayo dito sa task. Itong function na isEmpty naman na ito, ang ginagawa niya, ina-update niya yung truth value ng variable natin na isStackEmpty. Ang pinagagamitan natin dito sa variable na ito, para malaman natin kung may laman ba yung stock na storage natin, itong array natin na ito na ginagamit natin para sa stock natin. Tapos, moving forward, ito naman yung GUI ng program. Dito sa GUI naman ng stack natin, tuwing kinocall natin yung class na stack GUI, initialize kagad natin yung menu. Itong menu na function, which is ito. Itong function na menu na ito, ang laman niya ay yung GUI ng menu. Tapos, yan lahat, self-explanatory, heading, title, kung resizable, hindi natin gagawin resizable kasi nasisira niya yung GUI minsan. Tapos, yung buttons, yung pagka-place ng buttons. Tapos, ayun niya. Tapos, depende sa button na kinlik natin, merong command. Itong command na may execute siya, napoprocess siya once na kinlik yung button. Itong add na to, function na ito. Once na na-click yung add na button o yung add notebook na button, ma-process ka agad itong function na add na ito. Dito sa add naman na ito, meron siyang sariling GUI. Itong notebook checker natin na saan ba? Ako nga itong add notebook natin na GUI. Dito sa add notebook na GUI, kinukuha niya yung pangalan ng owner ng notebook. Tapos, yun lang. Tapos, i-input niya naman yon sa, natin, sa stock na class, yung kanina kong pinakita sa inyo. Pupunta niya yun sa add notebook na class. Ito yun. Once na na-click natin yung, itong button na add natin, yan yung makikita natin doon, mapaprocess kagad itong function na addonClick. Dito sa addonClick na to, kukunin niya yung entry na nakasulat dun sa natin sa dito sa text na to. Kukunin niya yon, tapos pagkakuha niya nun, ipapasok niya yun dun sa class na stocks, STKS, tapos dun sa function na add notebook. Ayan, ibabato niya lang yun dun. Pagkatapos nun, sisirain niya yun o ito-close niya yung GUI ng add, tapos babalik tayo sa menu. I-create ulit natin yung menu para magpapatuloy yung menu. Tapos, ganun lang rin dito sa iba. Check notebook na na button. Pick up notebook na button. Check all na button. Check exit na button. Once na na-click natin yung bawat button na yan, depende sa kinlik natin, may mapaprocess na function. Dito sa function na check, ang ginagawa niya lang ginagamit muna natin yung pick up notebook para kunin natin o i-print natin kung anong pangalan ng note
nung may-ari ng notebook na nasa pinaka-top ng stack. Tapos naman, pagka pag, nag-click ng user yung yes dito sa ano natin, message box natin na nagtatanong sa user na kung anong gusto niyong gawin, i-execute niya na yung check notebook na pinakita ko kanina. Once checked, matatanggal yung notebook na yun sa stack. Tapos, dito naman tayo sa pick. Sa pick na function naman natin, ganun lang rin. Ipiprint niya naman dito ng show info na message box yung pangalan ng user. Ay, yung user. Yung pangalan nung may-ari nung notebook na nasa pinakataas ng pinakataas ng stack. Tapos dito naman tayo sa function na check all. Pinakita ko na sa inyo kanina. Ganun lang rin, tatanungin natin yung user ng may magpa-pop-up na message box na rin tatanong sa user kung na-check nila yung mga notebooks nung mga may-ari na yun. Itong self-results, yun yung mga pangalan ng may-ari nung mga notebooks nyo na sinabi ko kanina na nakadepende sa order ng stack. Tapos dito naman sa function na exit, ang gagawin niya lang, de-destroy niya yung GUI na menu. Next, run natin para pakita ko sa inyo. Ito siya. Yung add notebook, maglalagay ng pangalan. Sabi natin pangalan ko. Dagdag pa tayo. Pangalan naman ng kapatid ko. Maglagay ulit tayo. Pangalan ulit ng kapatid ko. Ayan, may tatlo tayong pangalan. Tapos dapat ang pinakatuktok ng stack natin ay yung pangalan na Johanna. Check na, pick muna tayo. Ayun, lumabas, pangalan. Tapos, ayun. Tapos dito naman tayo sa check ng notebook. Pagka yes natin to, dapat matatanggal yung yung notebook na yun. Pagtanggal nun, check ulit natin. Oh, yun na. Bago na, natanggal na siya. Doon muna natin to para ma-check natin yung check all. Dito sa check all, lumabas yung mga notebooks na nasa stacks pa rin natin. Yung sa akin, tapos yung sa kapatid ko. Ayan. Yes natin para pang natanggal. Check, wala na. Tick, wala na rin. Check, wala na rin. So, ayun yung una nating program. Exit tayo. Dito naman tayo sa ano, quit. Dito naman, katulad lang rin ng una, kaso doctor's appointment naman to na quit. Ang ginagamit naman natin dito, linked list. Doon, halos ganun lang rin, kaso dito sa initialization natin, ang initialize natin ay yung head ng linked list natin na gagamitin natin para sa storage na quit natin. Doon sa function na sign up, ganun lang rin, katulad nung doon sa unang program, kaso meron dagdag na isang variable yung concern ng patient. Tapos enter room, pag enter, papakita niya naman yung pangalan dito. Pangalan lang dapat, pangalan lang makikita. Ipiprint ng program. Tapos dito sa begin consultation, re-remove niya yung nasa pinakauna ng win natin. Tapos sa close, re-reset niya yung head para mawala lahat ng nodes na nakakonect na dun sa ano natin. Link list o yung free natin. Tapos yung GUI niya naman, pakita natin. Alos ganun lang rin. Binago ko lang ng konti. Ganun lang. Initialize ulit yung menu. Ganun lang rin. Alos parehas lang. Binago ko lang ng konti. At yung buttons, pangalan ng buttons, ganun. Binago ko lang. Ganun lang rin yung process. Pakita ko na lang ulit kagad sa inyo. Ayun, alos parehas lang rin yan. Parehas nga lang. Edit ko lang. Tapos sa sign up naman, dito, dalawa yung input natin. Name, hindi natin. Hindi natin fever. Tapos, tubig pa tayo. Ano pa ba? Enter room, tatawagin nyo na sa una. Begin consultation, matatanggal. Ayun, napalitan. Closing time, ganun lang yan, tanggal. Ayun, wala na. Closing time, tanggal. Wala.
exit na natin. Ayun, tapos salamat sa panonood.